narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Gulay at prutas na souvenir sa isang kasal, pinusuan online. Video ng guro na patuloy pa rin nagtuturo habang init na init, kinaantiga ng mga netizen. Grupo ng hiker inabutan ng pagputok ng bulkan sa Indonesia. Pangalawa sa pinakamalaking diamond sa mundo na tagpuan sa Botswana. At 116-year-old na Haponesa kinilala bilang pinakamatandang tao sa buong mundo. Sure kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, gulay as wedding souvenir. Very considerate, very mindful, at very practical. Ganyan, inilarawan ng netizens ang kakaibang souvenir ng newlywed couple na ito mula sa Laguna. Imbes kasi na mga gamit ang ipinamigay sa kanilang mga bisita, gulay at prutas po ang pabaon ng mga ito. At take note, si groom pa mismo ang nag-harvest ng mga yan. Ang palibreng gulay ni Naninyo at Yana tutukan sa trending report na ito. Sibuyas, bawang, sitaw, upo, kalabasa at marami pang iba. Halos na kompleto na ang awiting bahay kubo dahil sa kakaibang souvenir ng newlywed couple na si Naninyo at Yana Basco. Imbis kasi ng mga tipikal na pabaon sa kanila mga bisita, ang mag-asawa, mga gulay at prutas ang ipinauwi. Sa larawang ibinahagi ng event planner na EMS Events, aakalain mong nasa palengke ka. At para sa all-out experience, binigyan pa ng kani-kanilang bayong ang mga dumalo para sa mas madaling pamamalengke sa kasal. Ayon sa groom na si Ninyo, siya mismo ang nag-harvest ng mga ito sa kanilang farm. Nais kasi nilang mag-asawa na mapakinabangan ng kanilang mga guest ang mga giveaway. Marami naman ang humanga sa creativity at pagiging praktikal ng newlywed. Ani ng ilan, mas useful daw ito kumpara sa mga giveaway na nakatambak at naaalikabukan lang sa bahay. Very practical din umano ito dahil sa taas ng presyo ng mga binibentang gulay sa Pilipinas. Marami rin ang nagbahatid ng pagbati at paghanga sa ideya ng mag-asawa at sinabing ganitong klaseng kasal ang masarap umattend. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, outdoor classroom. Viral ang video ng isang guro na tila hindi alintana ang init at patuloy pa rin sa pagtuturo sa isang silid na lupa ang sahig at yero ang bubong. Gayunpaman, present ang mga estudyante na nakikinig sa guro. Inula naman ang papuri sa guro ang post na ito, ngunit marami ang nagpahayag ng hinaing ukol sa sitwasyong ito. Ang buong detalye tunghayan sa report ni Rose Babiera. Education is a right and not a privilege. Ito ang isa sa mga konsepto sa usapin ng karapatang pantao na nais ng marami na matamasa ng lahat. Ngunit, kung haharapin ang realidad, marami pa rin talaga ang pinagkakaita ng karapatang ito. Gaya na lamang ng viral video kung saan isang guro ang kitang tuloy pa rin sa pagtuturo kahit na init na ito. May hawak pang pamaypay si Ma'am Ems Obdianela habang nagsusulat ito sa pisara sa loob ng isang silid na lupa ang sahig, may yerong bubong at lona ang mga dingding. Sa harap niya ay grupo ng mga bata na nasa 7 hanggang 10 taon ng edad na nakikinig at nagsusulat habang nagtuturo si Ma'am. Sulat ng guro sa caption, masakit raw sa mata na makita kung gaano kahirap matuto sa ganoong klase ng learning environment. Naantig naman ang puso ng mga netizen sa video na ito. Marami ang sinaluduhan ng guro at ang ilan dito ay nagpaabot pa ng tulong. Gayunpaman, nangibabaw din ang bahagian ng kaparehas na sitwasyon. Nariyan ang mga nag-aral sa ilalim ng puno at sa ilalim ng initan.
At sa kabila ng mga kwentong ito, iisa lamang ang panawagan ng lahat na pagtuunan ng kinauukulan ang pagpapatayo ng mga silid-aralan at ang edukasyon ng mga bata at iangkop ang mga programa na ayon sa pangangailangan ng marami. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, the magic goes on. Wala mang permanente sa buhay, ang mahalaga ay nakapag-iwan tayo ng hindi matatawarang marka sa mundo kahit pa sa maikling panahon. Nagluluksa kasi ngayon ang isang Australian Public Aquarium matapos pumanaw ang kalahati ng kanilang iconic same-sex penguin power couple na nanguna sa kanilang pro-environment campaigns. Ang heartbreaking trending story na yan, tinutukan ni Arnold Herrera. Nagluluksa ngayon ang pamunuan ng Sea Life Aquarium matapos pumanaw ang kalahati ng kanilang same-sex penguin power couple na si Sven sa edad na 11. Inanunsyo ng aquarium ang masaklap na balita sa kanilang website noong August 22. Sumikat si Sven at ang partner nitong si Magic nang masaksihan ng buong mundo ang pagliligawan ng dalawang Gentoo penguins noong 2018. Nakalaunan ay masayang nagsama sa loob ng 6 na taon kasama ang kanilang dalawang adoptive baby chicks na sina Lara at Clancy. Ang tambalang Sven at Magic ay nagsilbing pundasyon ng kampanya para sa equality at conservation at may pa-cameo rin sa isang Netflix documentary at syllabus ng New South Wales. Pag-alala pa ng Sea Life, iba ang pagsasama ng male power couple dahil kahit hindi breeding season ay nakikita pa rin silang magkasama. Ayon pa sa kanilang pamunuan, binigyan nila ng panahon si Magic na obserbahan ang katawan ng kanyang partner para na rin mabigyan ito ng closure. At halos matunaw ang puso ng lahat nang simulang awitan ni Magic ang kanyang namayapang partner na sinundan din ng iba pang penguin sa buong aquarium. Sa kanilang closing message, tiniyak ng Sea Life na mananatiling buhay ang legasya ni Sven sa pagpapalaganap ng mga importanteng mensahe sa buong mundo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, volcanic eruption. Buwis buhay ang naging pag-akyat ng grupo ng hikers sa isang aktibong bulkan sa bansang Indonesia. Habang nasa gilid kasi mismo ng Mount Dukuno, biglang pumutok ang naturang bulkan at nagbuga ng maitim na usok. Ang mga pangyayaring kuha sa drone, panoorin sa report ni Millie Borja. Makapigil hiningang tagpo ang nakuhanan sa video na ito kung saan makikita ang grupo ng mga climber na nag-uunahan makababa sa isang bulkan. Makikita kasing sa likod nito, nagsimula ng pumutok at magbuga ng malalaking usok ang Mount Dukuno na matatagpuan sa North Halmahera sa Indonesia. Ang video na iyan ay kuha ng drone na pagmamay-ari ng gobyerno sa kabila ng warning ng otoridad na manatili sa 3 kilometro o halos 2 milyang safe zone. Umakyat pa rin sa naturang aktibong bulkan ang mga hiker at umabot pa sa mismong gilid ng bunganga nito. Mabuti na lamang at walang nasaktan at hindi nagtamo ng kahit anong injury ang mga buwis buhay na umakyat sa Mount Dukuno. Dahil sa insidente, agad namang naglabas ng babala ang Indonesian National Disaster Management Authority. Binilikan din ito ang kaparehong insidente taong 2023 ng 21 climber din ang umakyat sa isang bulkan na Mount Merapi sa West Sumatra Province na noong mga panahong iyon ay nakataas din sa level 2.
gaya ng Mount Dukono. Ang pinagkaiba nga lang, hindi nakaligtas ang mga ito at binawian ng buhay. Para sa Deezer HTV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, second largest diamond. Natagpuan sa Botswana sa Southern Africa ang pangalawa sa pinakamalaking diamond sa buong mundo. Kinumpirma mismo ng isang X-ray dissection technology ang naturang diamante at napag-alamang isa itong 2,492-carat diamond. Ang Shine Bright Like a Diamond discovery na yan, alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Tunay nga namang shine bright like a diamond dahil isa na namang diamante ang muling nadiskubre ng Canadian mining company na Lucara Diamond Corporation sa Botswana, South Africa. Hindi lang kasi basta-bastang diamante ang kanilang natagpuan, kundi pangalawa lang naman sa pinakamalaki sa buong mundo. Kinumpirma ito gamit ang X-ray detection technology at napag-alamang isa itong 2,492-carat diamond sumunod sa pinakamalaking nadiskubring diamante na mayroong 3,016-carat diamond na natagpuan noon pang 1905. Hindi na rin bago ang makakita ng malalaking diamante sa Botswana. Isa rin kasi ito sa mga lugar na may pinakamalaking diamond producer sa buong mundo ayon sa International Monetary Fund figures. Noon ngang 2019, nakadiskubre ang Lucara Diamond Corporation ng 1,758-carat stone at 1,174-carat diamond naman noong 2021 na nagkakahalaga ng mahigit $10 million each o katumbas ng higit kalahating bilyong piso bawat isa. Sa kasalukuyan, hindi nabanggit ng nasabing mining corporation kung magkanong halaga ang naabutin ng natagpuang 2,492-carat diamond. Samantala, ayon naman sa ilang lokal, maaaring nagkakahalaga ang natagpuang diamante ng mahigit $40 million o aabuti ng mahigit ng 2 bilyong piso. Madalas ginagamit ang mga diamante bilang accessories at sa paggawa rin ng mga industrial materials tulad ng cutting drills, sharpener at marami. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa kwentong record-breaking, meet Lola Tomiko, ang bagong may hawak ng titulo bilang pinakamatandang tao sa buong mundo. Ayon sa Guinness World Records, ang 116-year-old na Haponesa, dating mountaineer at mahilig sa prutas, na saging. Kilalanin ang oldest living person in the world sa trending report na ito. Saging ang paboritong prutas ng kinilala bilang bagong pinakamatandang tao sa buong mundo. Siya si Lola Tomiko Ituoka, ang 116-year-old record holder na nagmula sa Japan. Ang pagkilalang ito ay ginawad ng Guinness sa matanda, makaraang pumanaw ang 117-year-old na si Maria Branias Morera ng Spain. Si Lola Tomiko, isinilang noong May 23, 1908 sa Osaka at kasalukuyan itong naninirahan sa isang nursing home sa City of Ashiya ayon sa isang US-based gerontology research group. Kwento ng mga nag-aalaga rito, pagamat mahina na ang pandinig dahil sa katandaan, ay malinaw pa rin itong makipag-usap sa kanila. Ang matanda talaga nga naman daw aktibo noong kanyang kabataan. High school daw kasi si Lola nang mahilig ito sa pagbo-volleyball. Namumundok din ito at 2 beses na niyang narating ang tuktok ng Mount Ontake. Habang sa edad na 100, Ashiya Shrine naman na may pagkahaba habang lakarin ang kinaya ni Lola Tomiko nang hindi gumagamit ng tungkod. Paniniwala tuloy ng kanyang pamilya, ang ganitong klaseng long hikes ang sikreto sa mahabang buhay ng matanda. And speaking of pamilya, batay sa ulat ng Guinness, 26 si Lola Tomiko nang ikasal at nagkaroon ito ng 4 na anak. Minsan din itong namahala sa opisina ng textile factory ng kanyang mister na pumanaw noong 1979. Si Lola Tomiko na ngayon ang 24 na naitala bilang pinakamatandang tao sa mundo ayon sa Guinness. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS.
Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at yung follow-up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.